Good day po sa lahat. Share ko lang po itong video na to about engine ng Kawasaki Barako. So, baka nandito na yung mga ibang problema ng inyong motor. Dito sa video na to, share ko sa inyo kung ano ba yung mga parts na aking papalitan. May mga damaged parts dito sa makina na to. So, napakaingay. Model 2013 pa to. Release. Ito yung Barako 1. So, yung mga papalitan ko ditong parts. Ayan. Sinapakaingay ng engine na to. Naking problem. So, number 1 is cam. Magpapalit ako ng cam. Nga pala, sa mga naka Kawasaki Barako. So, medyo may kamahalan tong cam na to. So, yung original nito is maabot ng 4,000. Tapos yung kanyang rocker arm. Ito yung kanyang rocker arm. Ayan. Itong rocker arm na to, nagkakahalaga to ng 1,000 plus. Ang isa, piraso. Ito pa yung isa. Ayan. Pansin nyo ba? Tab-tab na to. Ukab na. So, pabago-bagong valve clearance. Tukod barbola yan. Tapos yung kanyang valve. Ito, papalitan ko na din siya. Makikita nyo dito sa valve. Ayan. Malalim na. Malalim na yung ito. Sa part na yan. Sa pinaka-piece na yan. Oh. Malalim na siya. So, lubog na yung valve. Ayan. Papalitan ko din siya ng valve. Then, clutch lining. Ayan. Ito yung clutch lining niya. 5 pieces. Ayan. Valve seal. Kailangan din siya paltan. Then, yung kanyang sigunyal, napakaingay na. Paltan ko din siya ng dalawang bearing. May problema na dito sa part na to na kanyang rocker arm, rocker arm na connecting rod. Ayan. So yan, yan yung mga ilang parts na papalitan ko sa kanya. Yung bearing na to, pero yung ibang bearing ito, magaganda pa naman sila. So hindi ko na siya dadamay. Medyo malasalasa nga pala yung mga pyesa ng Barako. So, ito yung mga parts na binili ko. Bili ako ng original side gasket, magneto. Then, clutch. Ayan. Bili din ako nito. Ayan. Base gasket. Tsaka yung top gasket niya. Ahead. So, ito naman. Ito kasi yung connecting rod. Ayan. So, ito yung kanyang bagong connecting rod set. Nagkakahalaga siya ng 2,700. Yung side bearing 1,000 each yung isa. Ito yung kanyang rocker arm na bago. Oil seal. Ayan, patak pa. Yung kanyang oil seal. Rocker arm, clutch, lining. So, wala lang dito guys is yung cam. Tsaka yung valve. Kasi, walang stock. Then, medyo mahirap pang umorder kasi abuti pa next year. So, gagawin muna natin siya ng paraan. Para magamit muna yung motor din saka tayo order nitong cam. Right? Block. Nga pala, may problema din siya sa block. Sa cylinder head block niya. Yung piston. Tsaka yung kanyang block ay may tama. So, yun yung mga kulang pa. Dito sa ating binubuong Kawasaki Barako. So, all original parts yung ating ilalagay. Ayan. Then, dito sa shop, sa
kapag ganito yung problema, ako na din yung gumagawa nung sigunyal. So hindi na ako nagpapapress sa labas, kasi ako na din yung bumubuo nung sigunyal ng ano, barako. So press in, press out, then balance, then dire-diretso na yung buo na. Kasi dito sa shop, meron akong press machine na ginawa, at yun yung ginagamit ko para makagawa ako ng crankshaft. Thank you.
sir, naging pink. Seven din yan eh. Ha, mahal nga naman ang barako. Ang talagang ano eh. So ito na ngayon mga boss, at na-remove ko na yung ating crankshaft. Ayan.
nitong ating Barako. So ito yung kanyang washer, copper washer po ito dito sa Barako. Ayan, may dalawa siyang copper washer. Ito yung kanyang side A at saka side B crankshaft. Ito yung bearing. Ayan, bearing, ano na din siya. Tapos yung kanyang pin, makikita nyo sa pin, lubog, nakayod na din siya. Ayan, dito sa part na to, malalim. Yung kanyang pin bearing, may problema na din. Magaspang na yung kanyang pinaka pin bearing. Ito yung kanyang timing chain gear, or yung ating pinaka gear dito sa side A. Ito yung dito na inilalagay yung ano, yung timing chain. So ito naman yung connecting rod. Mapasin nyo dito sa kanyang connecting rod. Focus natin. Ito siya, guys. Ayan, kita nyo ba? Ito part na to. Ayan eh. Lumalim siya pagdating dun sa dulo. Ayan. Kaya pag umandar na yan, napakaingay na. So yan yung may problema sa kanya. Ayan eh. Then yung pin. Ayan. Yung pin niya, lalim na. Malim na siya sa part na to. Tapos yung kanyang bearing. So ngayon, ito yung ating ipapalit. Ayan. Kawasaki original parts. Ayan. Connecting rod set ng Kawasaki Barako. Mapapansin nyo sa video, yung sigunyal na to ay napakatigas. Sobra. Isa na to sa pinakamatigas na crankshaft dito sa mga pang business na motor. So sobrang tigas ng ating sigunyal ng Barako. Ayan. So ginagawan ko lang siya ng technique para mas madali ko siyang ma-align ng 00 kagad.